Hi guys, everyone! Again, welcome back to my YouTube channel. This is Sunny Escorel. So, yan guys, ang mga i-share ko na naman sa inyo ay about dito sa ating revenue. Kasi napakaraming nagtatanong sa akin, bakit nga ba bumababa? Especially yung ating mga newly YouTuber, yung mga bagong monetize. So, sa napakaraming tanong nila na bakit nga ba ito ay nag-a-adjust. So, ganito yon. So, actually nga, ang ating revenue ay hindi naman talaga binabawasan ni Lolo. Depende ito sa ating channel kung tayo ba ay nag-workout or win-workout natin yung ating channel, somatic yun na magkakaroon ng adjustment. So, either mababa, either mataas. So, ang mangyayari nito, once na maraming nag-view sa'yo, maraming nanood ng videos mo, regular na maraming nag-views, somatic yun. Matic yun na magtataas yung revenue. So, once na hindi ka nag-upload, hindi mo win-workout, somatic din yun na bababa din yun. So, paano yun? Bababa. Halimbawa, kahapon ang taas-taas ng revenue mo, tapos ngayon na natulog ka, hindi ka nag-upload, hindi ka nag-live, or whatever kung anong ginawa mo tanday na yun, somatic din yun na yung kahapon mong revenue, mataas, so magkakaroon ng discrepancies. So, mababa sa ngayon. Kasi, hindi ka nag-workout. So, pero, hindi binabawasan ni Lolo yung revenue mo kasi nga, depende lang yun sa ating ginawa kung nag-workout nga ba tayo. Ang kabuang revenue mo na naipon nung halimbawa Monday to Friday, ganyan, andun na yung sa lifetime, naka-add na po yun doon lahat. So, doon natin makikita yung kabuan ng ating revenue. Na halimbawa, Lunes, Martes, Miyerkules hanggang Biyernes, andun yun. Somatic na andun na ipon sa ating lifetime. Doon natin titingnan kasi yung iba kasi hindi sila nag-check doon sa ating lifetime kasi sabi natin hindi pa nila alam. So andun lang sila nagre-rely sa ating YT Studio. So yung unang makikita natin doon yung andun yung estimated revenue. So doon talaga nagbabago talaga yun. Yung kinita mo kahapon, kung ikukumpara mo sa ngayon, nakinita mo ngayon at hindi ka ngayon nag-workout, hindi ka nag-upload ng video, walang nag-views, somatic na magkaiba ang magiging result doon sa White Studio na yon. Pero, kung konti man ang kinita mo ngayon o kung mataas man ang kinita mo kahapon, andun na yon sa ating lifetime. Doon natin siya makikita kung nag-adjust ba siya doon. Matik naman yon na once ang kinita mo ngayon, dadalhin na yon doon sa ating lifetime, doon yun maiipon. So, kaya yung ating mga katanungan na bakit bumababa, so automatic sa bagay. Yung ano talaga kasi, yung mga baguhan na syempre, nung palang nakita yung ating revenue doon sa ating White Studio, so talagang nagugulat sila na bakit ganito. So, dati ganun din ako, pero so, since na hindi pa naman na ako ay parang hindi pa siya pinapansin kasi nga parang excited lang muna ako nung nangyari sa akin na naging monetize ang channel ko. Tapos sinunda na nung pagdating ng aking AdSense. So nakakatuwa. So hindi ko lang muna pinapansin yung aking revenue. So nung itong marami nang nagtatanong na bakit bumaba ang revenue. So ito lang masasabi ko nga, talagang hindi bumababa ang revenue natin. Nag-a-adjust siya. Depende dun sa ating pag-workout ng ating channel. So inyo yung ating tatandaan mga bagong YouTubers. Alam ko maraming tanong. So ito makakatulong sa inyo ng inyong adjustment. Especially itong mga nangyayari ngayon na itong naranasan ko pa, i-share ko rin sa inyo yung ating tinatawag na click to click pagdating dun sa ating mga GC. Ay ako kasi sinasabing sa aking part kasi once na sinabi nga tumulong pagdating sa mga kasamahan, talagang tumutulong ako. So, minsan mangyayari nga eh, yung aking main account, yung aking ginagamit. So, yun talaga, talagang pag sinabing support talaga ako dun sa ating mga GC, kung sino may yung nasalihan ko dyan. So, ayun, ito ang aking naranasan dun pagdating dun sa ating mga GC. Kasi nga, matagal ko nang nababalitaan na pagdating sa GC natin, dapat hindi tayo naglalapag ng mga link natin. So, tama nga naman yun kasi naranasan ko yan ng
15 days talaga ang usad ng aking revenue ay talagang napakababa. So may nagpapalipad na, tapos meron na rin na nagbe-views, marami na. Sa tumaas ang views ko, pero nung chine ko siya doon sa aking lifetime, talagang napakababa nung nitong August na to. Ay magmula nung August 1 to 15, talagang napaka points lang ang point 50, point 70, ganyan lang ang pumapasok. So ayan guys, yun nga ang masasabi ko sa inyo na nagkakaroon talaga ng adjustment yung ating revenue. So pagdating naman sa ating mga WH, so napakaraming nagtatanong din dyan, so bakit bumaba? So ganito rin yun. Actually, kasi marami na akong lagi na akong nagsasalita nito pagdating sa ating mga GC ay limitahan ang pagbababa ng link, kasi matik na rin yun, nalalaan ni Lolo. So alam nyo na rin yan, dapat hindi na pabalik-balik yung tanong, kasi tatandaan nyo palagi na wasa nagsalita na itong mga mas nauuna sa atin na mga vloggers na patungkol sa ganyan. Magkaroon tayo ng konti nga paniniwala sa kanila, kasi naranasan nila yung mga nag-share sa atin ay mga naranasan na nila, yung mga nararanasan nyo ngayon. So kaya sila nag-share naman yung kanilang mga napagdaanan, kasi doon napagdaanan din nila yung paano dumaan sa butas ng karayom, na marami rin katanungan nung panahon na yon. So itong nasasabi ko sa ngayon ay na-share ko rin sa inyo, kasi para hindi na rin kayo mangamba bakit ang WH nyo na at may pagbabago nga biglang bumaba. Nasa inyo rin yon. Once na may nag-share sa inyo ng patungkol sa mga WH nyo kung bakit bumababa, yung mga bawal, huwag nyong gagawin. Huwag nyong gagawin tulad ng main account nyo ay kung saan nyo nilalargada. Pag sinabihin naman kayo na yung maggamit kayo ng ibang ganito ganyan. So ewan ko, depende na lang sa inyo kung ano yung ginagawa nyo sa mga main account nyo. Kasi nga, ito ang madalas kong sabihin. Patulugin nyo yung mga main account nyo. Gawa kayo ng alagad, kasi mas nakakabuti ito dahil mas hindi siya hindi garalgal yung ating main account. Para hayaan mo lang siyang magbank ng mga kailangan natin doon sa ating channel, hindi yung siya ang pagtatrabahoy natin, kasi napakalaking impact na yung ating mga kailangan ay dapat pumasok, so hindi na pupunta doon sa ating main account. So yan lang guys, at sabi ko nga, lagi nyong tatandaan na pag sinabing ang ipahinga ang main account, ipahinga nyo yun, kasi i-observahan nyo rin kung nung i-observahan nyo ng mga halimbawa 1 month, o so mahaba ng 1 month, so 2 weeks, kasi ang 2 weeks at meron ka na diyang makikita ng pagbabago. Kung ang main channel mo pinahinga mo ng 2 weeks, after nung 2 weeks balikan mo siya kung meron na pagbabago, kung ikumpara mo doon sa mga dating mong nagawa na halos nabawasan ka, maubusan ka ng WH mo, ultimo nga banana, bumaba din. So obserbahan mo kung yung 2 weeks mong pahinga ng main account mo ay kung meron pagbabago. So kung meron pagbabago, so alam mo na kung paano magiging adjust mo doon sa yung main account. So ganun lang din yun. Once na nagtrabaho ka sa yung channel, meron kang makikita ng pagbabago. Pero kung ang ginawa mo ay hindi ka nag-upload, hindi ka rin madalang gusto mo lang mangisda ka lang ng mangisda, after that di ka nag-upload, minsan naaamoy yan ni Lolo yung ganun. So yung bawas tayo sa ating pag-click to click do sa ating mga GC, bawasan at ng pagbababa, paglalapag doon sa mga GC, kasi sa ngayon kahit umikot na ako sa mga GC ko, wala na akong makikita na nagbababa ng rate. Madalang na ako So normally ang nakikita ko na doon sa aking mga GC na nasalihan ay halos ang kanilang name channel ang makikita mo. So gawa kayo ng banner ng inyong channel.
Tsaka ano, ganito pa yon, isa pang tip sa inyo. Ang mga para searchable yung mga name channel nyo, the best suggestion ko sa inyo, kasi lalo na itong mga newly YouTubers, ay wag na tayong gumamit ng mga ano mahihirap na pangalan sa ating YT channel. So gawin nyo na lang at least one word. Huwag na kayong gagamit ng mga dot-dot numbers kung ano-anong paganda ng pangalan. Kasi hindi naman yung kailangan pag once na nag-apply kayo sa kay, ano, kay Lolo. Hindi rin yung kailangan yung mga YT ninyo, yung kailangan talaga doon sa pag-apply ng pagpara for monetization. Yung tunay yung pangalan ang gagamitin. Kaya yung ginagamit nyo na pang pasamantalang pangalan sa ngayon, gawin yung searchable yan. One word, the best sa akin. Kasi kahit sino mang tao ang gustong pumasok sa bahay nyo, kung mas mabilis hanapin yung pangalan nyo at mas mabilis kayong papasukin. Kasi kung talagang gagawin nyo pa 3 words, kasi kahit sino mang tatama rin. Doon pa lang sa 1 word na pag-type ng pangalan nyo, tapos may kasunod pa na 2 words. Tapos pag-click ng yung 3 words na name nyo, hindi palilitaw yung pangalan nyo kasi may naiba pang letra doon. So tatama rin niya. So ang magiging tendency nun, iiwanan kayo. Sabihin, ay, hayaan mo na nga siya kasi ang hirap namang hanapin. So yun talaga ang the best. Yung magagawa kayo ng searchable na pangalan. At huwag nang pahirapan huwag nang pagandahan. Hindi naman pagandahan ang gagawin natin yan. Kailangan makahakot tayo ng mga tawag dito, makahakot tayo ng subscribers. Yun talaga ang the best dyan. Kasi, anhin man natin yung mga pangalang magaganda tapos hindi naman tayo naghahakot ng mga banana dyan. So, useless din yung mangyayari. So, yan guys. Sana nagustuhan nyo yung aking vlog today. Sa susunod na info, kung meron man akong ma-share sa inyo, huwag tayo mag-alala kasi gagawa pa rin ako ng videos about kung ano yung mga tanong. So, sa lahat ng hindi pa nakakapag- like and subscribe dyan sa akin. Kalimbab all na lang kasi yun talaga ang the best kasi para ma-notify kayo sa akin every time may bagong upload ako ng video. So yun lang guys at maraming salamat and God bless.